Follow-up na po doon sa Manila International Film Festival. I understand last year po, doon na talaga sa LA, yung nag-produce noon, yung kung sino yung nag-organize, ay sila lang talaga may hawak. This time po ba ay may involvement na po ang NNFF dito? Well, from the start naman, kahit na ang host doon ay NNFF, active naman po yung participation ng NNFF. Doon po sa festival sa Los Angeles. And ganun din po siguro yung magiging arrangement. And this time, mas active participation po siguro para mas lalo natin mapaganda at mapalakas yung MIFF. In terms of sa mga decisions po, mayroon na kung kayo. Definitely, kami yung may last eh. Sa lahat ng activities naman. I understand last year ho, hindi parang sa kanila yata talaga. Hindi naman po. Hindi ah, okay. So at least clear po yun. Yes. Thank you, Chairman. Si Tita Boots, ano mo eksaktong nararamdaman yun na this time na naka-announce lang ng 5 entries, pinag-question na po na isang entry in terms of copy of the story, though hindi naman bago yan, nangyari nila last year. Ano pong pakiramdam na, ano pong reaction mo sa mga ganun? Nagaya nga po na sabi ni Chairman, this is something that we can look into and subject to research. And even without the research, no, as somebody in the industry, alam naman po natin na sa pagsulat, pag-conceptualize ng storya, ng script, there are only, as we learned in school, there are only 33 plots that you can work around. And so it's really very hard to be very original. At saka meron naman po tayong tinatawag ng mga hamong, adaptations, inspirations from. I think for as long as the producers are transparent about this and they give credit. And yun nga po, kung wala pong problema sa intellectual property rights, but I think we have rules that we can talk about that. Thank you, Patricia. Lasa lang po kay Attorney Chairman po. With the involvement and participation of the First Lady, ano po ang ina-expect natin this time sa this year's MMFF? Mayroon din ho ba talaga na suporta din ng Malacanang? Yes po, lagi naman po nakasuporta ang Malacanang sa atin, sa MMDA, sa MMFF. Dahil kami po, bilang ahensya ng pamahalaan, ay under ng Office of the President. So ako po, mismo directly reporting sa ating Presidente, Executive Secretary Lucas Persamy. Pero ito po, yung pong presensya mismo ng ating unang ginang, dito po sa 50th na MMFF, ay nagpapakita ng full support ng ating Pangulo, ng ating First Lady dito po sa MMFF at nagpapakita po ng kanilang pagmamahal sa sine at kultura. Alam naman po natin ang MMFF ay isa ng tradisyon. For the last 50 years, ito po ay nagbibigay saya sa aking mga kababayan, lalong-lalo na po sa Kapaskuhan. So I think with the presence ng and support ng ating unang ginang, mas magiging matagumpay at mas malaki. Ito po ang ating 50th anniversary. Pero hindi lang po ba yung sa MMFF ang suporta nila, kundi sa movie industry after MMFF, kasi na-experience naman po natin ngayon, after last year sa MMFA, bumagsak ulit, wala yung iba nakabawi ko yung mga local films natin. Nag-promise po ba dito si First Lady na tuloy-tuloy po yung suporta? Yes, in fact, I understand constant po yung, and I know this for a fact, na patuloy po yung pakipag-ugnayan ng ating mga filmmakers kay First Lady, lagi po sila nagpupulong at bumabalangkas ng mga pamamaraan kung paano pasisiglin ulit ang pelikula ng Pilipino. I think marami dito naka-attend na ng mga series of meetings na yan para nga po mapalago or mabuhay mo dito yung pelikula ng Pilipino. So, hindi naman po sa MMFF yung tulong na binibigay ng ating Pangulo, ng ating First Lady,
kundi sa buong industriya po at buong taon. So, siguro sa pagtutulungan natin, kasama ka po ang suporta ng Pangulo, ng First Lady, ay siguro mas maging successful tayo sa pagre-revive dito pong ating local film ministry. Salamat po. Hi, Chairman Chavez. Janice Davida po from Bulgaria. Sir, curious lang po ako. Sa, as you said po, kasi 39 entries po lahat yung nagpasa. And the 5 lakh po yung napili. So I'd like to know po, kailan po yung deadline nyo for the next batch of 5? And, opo, kung marami naman po pala yung entries, bakit po hindi pa napili yung 10 doon sa first 39 entries? Kasi po, ito po yung talaga na pag-isa natin proseso ng pagpili. Kasi alam naman po natin na napakamahal na pag-produce ng pelikula. Yun po kasi yung way ng pagpili ng script, isang assurance na pasok na yung pelikula mo. So, pwede ka na mag-invest sa malaking artista, pwede mo nang gastusan yung production. Kaya po siguro, hindi ko lang po alam kung gano'n talaga ang naging dahilan dahil inakot ko na po yung ganyang patakaran. Tapos po yung 5, doon na po namin yung pinili sa finish film dahil yun na po yung iba na nagawa naman na ng mga pelikula para isubmit talaga sa MLF. Malaking sugal din po kasi for those ng pelikula. So gusto po namin na makasiguro na at least yung 5 entries galing sa script ay magaganda, malalaki, at gagastusan na po noong mga taon lang natin. Sir, kung halimbawa po dun sa next batch na 5, ay wala pa rin pong pumasa sa panlasa nyo, posible po ba kumuha pa dun sa 34 na hindi po napasama ngayon? I think sa amin naman pong karanasan, magaganda po yung isinasubmit na finished films. In fact, natatandaan ko last year, yung mga napili sa finished films ay magaganda, nagtagumpay tulad ng I Understand, Firefly, Gumbursa, tsaka Malyari, among others, ay napili based on finished films. At nakita naman po natin kung gaano maganda. So, I doubt po. Ako po ay naniniwala sa kakayahan ng ating mga manggagawa sa pelikula, yung kanilang storytelling capabilities, yung execution. So, I really doubt kung based on submitted finished films ay wala makakapasa sa ating pong panlasa. And kanina po kasi na-mention din na successful po yung naging first summer film festival. So, gusto ko lang din pong malaman kung sinasabi nga pong successful is magkakaroon pa po ba ng another season or another summer film festival next year? Well, pag-usapan siguro namin yan sa executive committee. Kasi po, ang magiging challenge po namin ay nagpapanghabot yung preparations po for the summer festival. Imagine niyo kung last year, in-extend natin ang January 14 na festival. Kung kami po ay magsa-summer film festival, yung preparations po nun kasi mahaba din from submission ng films. Although finished film po yung kasasabit natin, medyo tedious din po yung proseso, promotions and all. Kami po ay makikipag-unayan siguro sa iba pang mga festival owners. Si Manamalaya or FDCT. Kung pwede po na magtulungan kami. Dahil, yun nga, medyo mahirap na po para sa MMFF na continuously mag-hold ng Summer Film Festival. Pero, titingnan pa rin po namin. Tingnan po namin. Base po siguro sa magiging resulta nitong 50 year. Last question nyo lang po. Last year po kasi, may mga na-encounter lang dito ako na during the festival, hindi pa po natatapos yung festival, is napapanood na rin po yung rewind
us? Well, tayo naman po ay may anti-piracy council. Sila po yung talagang lead na nangangasiwa ng ganyan. Siguro po, mas makipag-usap po tayo sa Cinema Exhibitors Association of the Philippines para mas higpitan pa ang pagbabantay para hindi po makopya itong mga pelikula sa sinihan. Siguro makipag-ugnayan tayo sa mga law enforcement agencies para naman po may maparusahan na nagpipirata itong mga pelikula ito para maiwasan na po at mabawasan. Thank you. We will have one last question.